Aquino humingi ng panalangin para sa kanyang kalusugan. Ngayon ay February 14, araw ng mga puso at kaarawan din ni Ms. Chris Aquino. Ano nga ba ang kalagayan ni Chris Aquino ngayon? Ayon sa show na Fast Talk with Boy Abunda, si Chris ay nasa Amerika ngayon. Nakakalungkot na balita ang kanyang pinahayag sa show. Sinabi niya rito na hindi maganda ang kanyang kalagayan, siya ay may autoimmune disease at ang kanyang lungs ay may tama na at kinakailangan niya ng lung transplant. Ano nga ba ang autoimmune disease? Ang katawan natin ay binubuo ng cells at mga organ. Nagtutulungan ito para malabanan ang mga foreign invader o mga bagay na hindi kilala ng ating katawan, katulad na lang ng mga virus o bakterya. Kumikilos ang immune system para labanan ang mga ito. Ngunit ang immune disease ito naman ay hindi nakikilala ng katawan natin ang mga bakterya o virus at dahil sa defense mechanism ng katawan, ito ay nagpapadala ng antibodies para labanan ang mga sakit at pati sa malulusog na cell ay naapektuhan, kaya ito rin ay posibleng masira. Sinabi ni Chris na bumababa ang kanyang red blood cells at umabot ito ng 8.7. Ang red blood cell ay nagdadala ng oxygen sa ating katawan. Ang kanyang katawan raw ay grabe ang pamamaga, ang mga tuhod at mga buto-buto. Ang tawag sa kanyang sakit ayon sa kanya ay autoimmune mixed connective tissue disease. Meron rin siyang Chris syndrome, ito daw ay nakakatakot dahil lungs naman ang inaapektuhan nito at pwede ka magkaroon ng pulmonary hypertension dito. Sinabi niya rin na ang kanyang lungs ay may mga sugat na dahil nahihirapan ito dahil sa kanyang ubo o dry cough, dahil sa pag-edad nito at pagkakaroon ng asthma. Ang kanyang puso naman ay namamaga na rin. Sinabi niya rin dito na umaabot ng 120 hanggang 146 ang heart rate niya kahit naglalakad o naliligo lang ang ginagawa. Sa normal na tao, ang heart rate ay nasa 70 to 90 lang umaabot at ang kanyang kalagayan ay delikado dahil posible itong mag-cause ng stroke o cardiac arrest. Sa Lunes ay may susubukang biological na gamot sa kanya, ito ay posibleng makagamot o makapagpatigil ng buhay niya. Kaya ngayon ay humingi si Ms. Chris Aquino ng dasal sa ating lahat para sa kanyang paggaling. Sinabi niya rin na hindi pa siya handang mamatay at gusto niya pang mabuhay ng matagal para sa kanyang mga anak. Ipagdasal ho natin ang paggaling ni Ms. Chris Aquino at maging matagumpay ang gamot na kanyang susubukan sa Lunes. Maraming salamat sa inyong panonood.